Mapagpalang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Ako po muli si Taong Gala at sa araw na ito, isang panibagong reaction video na naman ang ating gagawin. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, hiling ko sanang pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating susunod na mga video. Bayo na mga kaibigan, bigyan natin ng reaction. Ito pong isang vlog ni Mr. Kabusiness kung saan ay nagtatanong siya kung ano ang opinion ng mga kabusiness patungkol po doon sa planong pagpapakasal nilang muli. Oo, di ba? Pero bago po yan mga kaibigan, hilingin ko sana kung bago ka lang sa aking tahanan, pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating mga reaction video. Isama mo na rin po ang Kabusiness Family, si Papa Dins at syempre ang Kabusiness Official. Ito mga kaibigan, pakinggan po natin itong pahayag ni Mr. Kabusiness. Lahat gahol, lahat ay ginawa ng paraan, yung tipong ganun. Kasi wala talaga eh. Ang importante lang sa amin sa pagkakataon ay may ayos yung aming pagsasama. Dahil nga wala eh. Wala pa tayo eh. Ito yung kinikwento niya, no? Ito kinikwento niya yung panahon na nag-asawa sila. Nung una pa lang, and that time mga kaibigan, hindi pa siya ka-business. Medyo kumbaga nag-uumpisa pa lang sila. So, anyway, parang masarap lang kasi na pakasalan ko ulit si Mrs. Kabusiness. Grabe. Pero, ito yung tanong pa lang naman. Doon sa mga viewers, kung ito ba, ano sa palagay niyo po, mga mahal naming viewers, ito ba ay kapritso? Ito ba ay kakornihan? Ito ba ay, alam mo yun? OA? May mga ganun kasi yung komento eh. OA po ba ito? O ito ay maganda ba? Nararapat ba? O corny? Sa ganitong edad natin, mga kabusiness. At gusto namin marinig yung inyong mga opinion. Sige lang, bagsakan nyo kami ng mga malulupit na opinion, suggestion, comments, mga kabusiness. At masaya kami basahin lahat yan. Lahat gahol. So, ito na nga po mga kaibigan, atin pong bigyan ng reaksyon since nagtanong naman siya kung ano po yung opinion. So bilang reaktor, magbigay tayo ng ating opinion. Pero una po sa lahat, bago ko po ibigay ang aking opinion, tingnan natin gaano nga ba kahalaga ang kasal sa isang babae. Alam niyo po mga kaibigan, ito ang pinaka-asam-asam ng isang babae. Ang makasal siya sa isang ginigiliw, uminamahal niyang lalaki. Yan ang pinaka-highest dream ng isang babae, yung mapakasal siya. Di ba? Pero sa panahon ngayon, dahil nga sa ating sitwasyon, madami nang hindi nilang nagpapakasal, nagli-live-in na lang because of yung sitwasyon nila na minsan ay walang sapat na panggastos para mapakasal. So, dahil nagmamahalan, so pinipili nilang ang pag-dibit. Pero ang pagpapakasal po ay isa siyang pinakamainam sana na ritual upang ipakita ang ating damdamin at pag-ibig sa ating minamahal. Sa ganitong pagkakataon, sa tanong ni Mr. Kabusiness kung nararapat bang pagpakasal, ako, Mr. Kabusiness, sasabihin ko sa iyo, ang pag-ibig ay walang expiration. Wala siyang expiration. At base sa salaysay mo, noong unang pagkakataon na ikinasal kayo, na tila para lang ikasal lang, parang ganun. So parang may parang mayroon mga kakulangan na hindi nagawa dahil nga sa sitwasyon. And I think ito ang pagkakataon kung gagawin mo, napakasalan mo si Mrs. Kabusiness, ito na ang moment na kaya mong ibigay sa kanya yung pinakapangarap niyang kasal. Una, hindi naman ito kalabisan. Hindi rin ito kapretsuhan. Dahil ito ay pagpapakita na
walang humpay na pagmamahal na hanggang sa ngayon, umabot kayo ng 25 years, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal mo para sa kanya. Ang kagandahan dito, mga kapatid, kasi sa puntong ito, mayroon na siyang kakayahan. Mayroon na siyang kakayahan na ibigay kung ano ang pinapangarap na kasal ni Mrs. Cabisnes. Aside doon, parang ang gandang tingnan na mayroon ka ng kakayahang maghanda, kumbaga kung sa paghahanda ano na ibigay kung ano man yan, andyan pa makikita ng iyong mga anak. Ito ang pinakamaganda. Para sa akin, hindi kapretsuhan ang magpahayag ng pagmamahal, yung renewal ng vow. Kasi sa panahon ngayon, ang kadalasang nangyayari habang tumatagal, parang kumbaga ay yung pagmamahalan unti-unting nanlalamig hanggang sa nauuwi sa hiwalayan. So ito ngayon ang pagkakataon na ipakita mo, iparamdam mo kay Mrs. Cabisnes na wala pa rin pagbabago ang pagtingin mo sa kanya na naramdaman mo sa una, bagkus maaaring nadagdagan pa o humigit pa. Kaya para sa akin, hindi ito kapretsuhan. At kung mangyayari at matutuloy nito, walang ibang pinakamasayang mga tao kundi ang mga taong nagsusubaybay at nagmamahal sa iyo. Tingnan ho natin, mga kaibigan, nagagawa ngayong magpakasal ng ibang tao para lang mabuo ang kanilang pagmamahalan. How much more this time na hindi ito maunawaan ng lahat ng mga taga-subaybay at nagmamahal kay Mr. Cabisnes na siya na mismo ang magpapakasal muli. Renewal of vow. Hindi ho ba? So magkakaroon ngayon ng kumbaga parang pagkakaiba, kasi yung mga hindi nagawa ay kaya nang gawin ngayon. Parang nakakakilig, ano? Parang nakakakilig. Pero Mr. Cabisnes, sang-ayon ako. Sang-ayon ako sa plano mo. Kung may kakayahan at hindi naman, kumbaga, hindi naman masasagasaan at mapiperwisyo ang ibang mga paglalaanan mo, proyekto, yung mga plano mo dahil lang sa pagkapapakasal nito. And I do believe hindi naman, kasi marunong naman kayong mag-budget. So, go. Go. Nararapat yan. Sa kabila ng lahat na marami kang tinulungan tao, sa kabila ng lahat na marami kang mga taong naipakasal, sa kabila ng lahat na marami kang mga taong binigyan ng atensyon at pagmamahal dahil sa iyong misyon, this time, mas maganda ikaw naman. Mas maganda kayo naman. Mas mainam na this time, si Mrs. Cabisnes naman ang bigyan mo ng regalo at kasiyahan. Above all, kapag ginawa mo ang bagay na ito, mas sigit na pinakita mo sa lahat ng mga tao ang mensahe na ang pag-aasawa habang tumatagal, mas lalo dapat binibigyan ng halaga. Na ang pag-aasawa habang tumatagal, dapat lalong umiigting ang pagmamahalan. Kaya nga, mayroon tinatawag na pag-ibig na hindi kumukupas. O di po ba? Kayo mga kaibigan, kung at kayo ang tatanungin sa katanungan na yan, sang-ayon po ba kayo na muling magpakasal muli si Mr. Cabisnes? Comment down below. Hanggang dito lang po muna, mga kaibigan. Thank you so much po sa pakikinig. Sana po ay magkomento din kayo nang sa ganun ay maikonsolidate natin at mabasa ni Mr. Cabisnes ang damdamin at saloobin ng ating mga Cabisnes family. Ako po muli si Taong Gala, and please do connect again mga kaibigan, Cabisnes official, Cabisnes family, Papa Dins. Sama natin
ang ating mga giliw na mga reactors na sina Anime Reactors TV, Analisa Reality Vlog, Almenda Mix Vlog, Mumplers Channel, Katangahi Vlog, at siyempre Kalinga Torak. At ang lahat ng mga nagbibigay ng reaksyon at nagtatanggol kay Mr. Kabisnes. Hanggang sa muli po mga kaibigan, comment down below po. Paalam pansamantala. So yung mga kabisnes, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami. God bless po.